Magandang-magandang hapon ng Biyernes sa inyong lahat mga kaalyado. China, inakusahan ng Pilipinas na gumagamit ng foreign forces sa pagpapatrolya sa South China Sea. At dahil daw dito ay dinadagdagan lang lalo ng Pilipinas ang gulo sa West Philippine Sea. Ang tinutukoy dito ng China mga kaalyado ay ang tatlong araw na joint patrol ngayong linggo na isinagawa ng Pilipinas at United States forces sa West Philippine Sea. At sa kabilang araw ng ginagawa ng Pilipinas at United States ay pananatilihin ng Chinese military ang mataas na alerto at determinasyon na protektahan ang soberenya, maritime rights at interests ng kanilang bansa at protektahan ang peace and stability sa South China Sea. Linawin lang natin mga kaalyado na isinagawa ang Joint Maritime Patrol sa Exclusive Economic Zone ng Pilipinas. Dangan lamang na inaangkin ng China ang entire South China Sea, kaya pati West Philippine Sea ay itinuturing din nilang pag-aari nila. Ayon sa China, gumagamit raw ang ating bansa ng puwersa mula sa foreign country para dagdagan ang kaguluhan sa South China Sea at maapektuhan daw nito ang regional peace and stability ayon sa Southern Theater Command ng Chinese military. Noong Miyerkules pa raw ay nagbanta na sila sa Pilipinas at United States regarding sa Joint Maritime Patrol na isasagawa ng ating bansa sa West Philippine Sea. Banat naman ni Armed Forces of the Philippines spokesperson Colonel Medel Aguilar na ang konteksto ng pagsasagawa ng isang Joint Air and Maritime Patrol sa West Philippine Sea o kahit saan mang teritoryo ay pagpapahayag lamang ng sovereign rights ng isang bansa o ng ating bansa sa sariling maritime zone and at the same time para maipromote na rin ang international convention na sinusuportahan naman ng rules-based international order. Kaya naman mga kaalyado, bilang bansa na may sovereign rights sa West Philippine Sea ay may karapatan ang Pilipinas na magkandak ng mga anumang uri ng pagpapatrolya dahil nga exclusive economic zone natin yun at may basbas ito sa ilalim ng United Nations Convention on the Law of the Sea. Kaya China ang may maling ginagawa dito at hindi ang Pilipinas. At dagdag pa rito ay marami raw ang bansa na nais makipag-collaborate sa Pilipinas sa pagsasagawa ng kaparehas na joint maritime exercises. Pero sa ngayon ay hindi pa maaaring ilahad kung sino-sinong bansa ang mga ito. Kaya talagang marami pang aasahan ang China na mga gantong klaseng aktibidad sa Pilipinas. Kaya't malayo-layo pa ang usapin ng tensyon sa pagitan ng China at ng ating bansa at magpapalamig din ito sa relasyon ng United States at China dahil suportado tayo ng United States. At dako naman tayo dito sa isa pang balita mga kaalyado. National Defense Secretary Gibo Chodoro binanata ng China, binabalikta daw ng mga Chekwa ang katotohanan sa mga pahayag nito patungkol sa Philippine and United States Joint Patrol. Basta pag-usaping China at West Philippines talaga, si Secretary Gibo Chodoro ang pinaka-numero unong kritiko ng China, which is maganda kasi Defense Secretary siya. Mataas na opisyal ng ating bansa, kaya laman din siya ng mga balita sa ibang bansa, lalo na sa China. Nasabi kong maganda tong ginagawa ni Secretary Gibo Chodoro kasi dahil sa mga kritisismo niya sa mga ginagawa ng China sa West Philippine Sea, is ma-expose sa buong mundo ang mga ginagawa ng China. Nalabag sa Pilipinas ang pinaggagawa ng mga Chino sa ating mga teritoryo sa West Philippine Sea. Ang sabi dito mga kaalyado, tinatakan ni Defense Secretary Gibo Chodoro na isa na namang kasinungalingan ang mga pinagngangawa ng China. Bumuelta ito matapos sabihin ng China na Pilipinas pa ang nagdadagdag ng kaguluhan sa West Philippine Sea regarding the United States and Philippines Joint Patrol. Ang banat ng ating Defense Secretary, sino ba ang nananakop? It is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is a reversal of the truth, Chodoro said in a press briefing during the Department of National Defense anniversary sa Camp Aguinaldo, Quezon City. So ang sabi ni Secretary Gibo Chodoro, katsinungalingan daw ang mga pahayag ng China at binabaliktad ang katotohanan. Naalala ko tuloy si Sir Gilbert Laron. Shout out sa iyo Sir Gilbert, isang malupit na supporter natin yan.
ang sabi niya sa komento niya sa previous video natin. Chinungaling daw ang China. Well, angkop na angkop naman talaga yung term na chinungaling for China, kasi talagang sinungaling naman sila. Dagdag pa ng ating defense secretary na ang pagre-reverse ng China ng katotohanan ay consistent sa kanilang naratibo, sapagkat ang China ay napakababa na ng kredibilidad. Kasi nga mga sinungaling, puro kasinungalingan ang mga pinagsasasabi at pinaggagawa. Ang example lang kasinungalingan ng China, mga kaalyado, is yung 9-dash line nila na kalaunan ay naging 10-dash line na. Yan ang punot dulo ng tensyon sa West Philippine Sea. Kaya yung 10-dash line na yan ng China is tawagin nating mapa ng kasinungalingan ng mga Chino sa China. At dagdag pa ulit dito na Secretary Gibo Chudoro na ang interes ng ating bansa ay para maprotektahan lamang ang ating mga karapatan na batay sa United Nations Convention on the Law of the Sea at International Law, na bagay na sinusuportahan naman daw ng China sa salita pero sa kasamaang palad ay hindi sa gawa. Kaya't sa tingin ng ating Defense Secretary, kahit ano pang sabihin ng China ngayon ay hindi na pwedeng paniwalaan dahil sa napakababa na ng kredibilidad nito. Ayan, high blood na naman tuloy si Secretary Gibo Chudoro dahil dito sa Southern Theater Command ng Chinese military. At dahil dyan, hanggang dito muna tayo, mga kaalyado. Maraming maraming salamat sa suporta at panonood ninyo sa YouTube channel natin. Paki-like and share nitong video at huwag kalimutan na isubscribe ang YouTube channel natin and i-click ang notification bell button para lagi kayong updated sa mga future uploads natin. And shout out sa Team Kaalyado, Sir Walter Marcaida at Sir Faustino Bungotan. At shout out din kila Madam Luz Murishima, kay Sir Rodrigo Climaco, kay Madam Maria Elena, kay Sir Ruel Real, kay Sir Isaias Alabado, kay Sir Jeffrey Hombre, at special shout out kay Sir Rosendo Taberdo. Maraming maraming salamat sa suporta ninyo. Mabuhay kayong lahat. Keep safe and God bless. Po ay ang pag-assert natin ng ating sovereign rights, ating maritime zone, and at the same time, pag-promote po ng international convention that is in promote of rules-based international order. China cannot claim sovereignty over these maritime features, over this maritime zone, because the law says, which I'm referring to UNCLOS, it belongs to the exclusive economic zone of the Philippines. And therefore, whatever what they are doing there is illegal and against the law of nature. Sino ba ang nananakop? Sino ba ang kumukupok sa South China Sea, no? Sa West Philippine Sea, lalo na? It is China. The Philippines is not stirring up trouble. This is the reverse of the truth. It's an absolute policy for China to say that. And it is once again reversing the truth, consistent with its narrative. The Philippines is not stirring up trouble. As we always reiterate, our interests are to protect our rights in accordance with UNCLOS and international law, which China purports to respect. It works, but unfortunately not in means. And so, whatever China says about this, I think their credibility is very, very low.